Nais mo bang magpagawa ng railings ng bahay? At gusto mo rin magkaroon ng idea kung anong magandang design, mga materyales na gagamitin, at kung magkano ang bayad sa kontraktor na gagawa nito? Pwes kabayan, ang videong ito ay para sa'yo! Kung bago ka lang sa channel ko, ako nga pala si Yukis. At welcome po sa Yukis TV. So guys, paki-like and subscribe na lang po. And hit nyo na rin po yung notification bell para sa susunod na video yung pag-uusapan natin. Updated po kayo. Oh, hello po guys. Lalong-lalo na po sa mga kababayan nating OFW. So, ito guys, medyo malapit na pong matapos yung bahay namin. Sa mga sumusubaybay po sa channel ko at simula sa umpisa ay sumubaybay sa pagpapagawa ng aming munting tahanan. So guys, ito na po yun. Medyo halos patapos na po siya. Nagsimula po kami sa first floor. Bali, 600 po yung nagastos namin yan guys sa unang phase po ng pagpapagawa namin ng bahay. And then sa second floor naman po, gumastos po kami dyan ng almost 800 po ang aming na gastos dyan sa second floor. Medyo nadagdagan na lang po siya ng nadagdagan gawa ng medyo sa finishing po, lalo na sa pagta-tiles, medyo magastos na po siya. Kaya halos 1.8 na po yung nagastos namin dyan at hindi pa rin po siya tapos. Estimate po namin, siguro po mga more or less 300 pa po ang kakailanganin po namin para po sa railings, sa kisame at sa iba pa pong detalye ng bahay. Kung gusto nyo pong makakuha ng mga idea at gusto nyo pong makita yung mga details sa pagpapagawa ng bahay, especially po sa tiles at sa presyo ng pinto na ginamit namin, pakicheck nyo na lang guys sa channel ko. Nandun po yung mga detalye kung magkano po yung ginastos namin sa pagpapagawa ng lababo, ng tiles, ng flooring, tiles sa pader, sa rooftop, sa hallway, sa study hall, sa kwarto, at sa iba-iba pa pong mga detalye sa pagpapagawa ng bahay. So guys, nandun po yun sa channel ko. Check nyo na lang po para sa mga additional na info pa para sa makakuha po kayo ng mga idea regarding sa pagpapagawa ng bahay. So ayun guys, balik na tayo sa topic natin. So sa video ito guys, ang pag-uusapan natin ngayon tungkol sa pagpapagawa ng railings. Kung ano ba yung mga materials na kailangan o magkano ba yung bayad sa kontraktor? Ano bang magandang design? So guys, tulad po ng dati, ipapakita ko po muna sa inyo yung mga design na pinagpilian namin mag-asawa. At ito po yung mga yon. So ayan nga po guys yung mga picture na pinagpilian namin, yung mga design po na available na pwede naming pagpilian. Bali, ang nagustuhan po ni Mrs. ay yung tubular na merong glass. So magiging medyo ganyan po yung magiging design nung napili namin. Bali, i-adapt lang po nung contractor sa design na napili namin. And then ayun guys, nagpa-deliver na rin kami ng mga materyales. Bali, ang halaga ng isang angle bar, isang piraso niya ay nagkakahalaga ng 335 pesos, 20 feet na po siya. Tapos ang tubular naman po na 2x4, ang isang piraso niya po ay nagkakahalaga ng 1,250, 20 feet din po siya. Ang tubular naman po na 2x2, 680 po siya, 20 feet din. Ang 1x1 naman po na tubular, 410, 20 feet na rin po siya.
At ang price naman po ng primer, 390 po siya, 4 liter na po yun. Yung polytop naman po, 210, 2 liter po siya. Tapos yung black paint naman po, nakakalaga siya ng 410, 4 liters na rin po siya. Tapos yung paint thinner, 300, 10 bote. Tapos yung welding rod, ang 7 kilo niya po, 700 po. Tapos ayun po guys, agad-agad pong sinimulan ng contractor yung paggawa ng mga railings. Bali, ang inuna po nilang gawin yung railings po sa rooftop. Ayan po, tubular po siya na 2x4 saka 2x2. Bali, ang ginawa po nila dyan, bali, tatlong railings po sa gilid. Tapos po, yung isa sa, sa kabilang side naman po. Bali, yung una pong contractor namin gumawa nung sa harapan na railings. Bali, ang binayad po namin doon na sa 6,000 po ang isang paypay na po yung na ganyan. 6,000 po yung binayad po namin sa unang contractor namin. So, ayan na po guys. Natapos na po kagad nila yung rooftop, yung railings ng rooftop. Sinunod na po kagad nila yung railings nung sa may hagdan pababa po. Bali po, pag contractor po talaga, pag pakyaw, expect na po natin na mabilis po talaga silang gumawa. Yan po. Halos sa isang araw po, napakarami po kagad nilang natapos at nagawa. So, ayan po. Pang day 3 pa lang po yata nila yan, o pang day 2. Nandyan na po kagad sila sa railings ng pababa sa hagdan. So, ayos naman po yung nakuha kong mga contractor. Pulido naman po yung mga gawa nila. Yung mga request po namin na design saka yung mga brace, ikinakabit naman po nila para mas matibay. So para ayos naman po yung gawa nila, kontento naman po kami. So ayun guys, natapos na nga po nila yung railing sa pababa ng hagdan. Lagyan na po nila ng polytop saka primer para hindi po kalawangin. So pinapatuyo lang po nila. Pagkatapos pipinturahan na po kagad nila ng color black. Ayos naman po. So okay naman po kung ano po yung request namin saka yung design na gusto namin. Nasunod naman po nila.
matibay din naman po yung pagkakagawa nila, pulido naman po. At tapos nga nun, pababa na po sila ng hagdan. Susunod na po nila yung side na mga tubular na yan, pati yung railings po dyan sa second floor. Bali po yung railings naman po ng pader, medyo pinalawang na po siya. Yung iba po, natanggal na rin po yung ibang design. Balak po namin siyang iparepaint na lang po. Ayan guys, bali tatlo po yung nagawa. Yung pinaka foreman na contractor, tapos yung dalawa pong welder, tapos isa pong taga pagpaint saka taga masilya ng mga railings. So guys, bali yan po yung design. Bali nga, kaya po nang nasabi ko, ang napili po ni Mrs. na design ay yung misalamin po sa gitna. Bali, ang gagawin po nila dyan, bali, frame lang po muna yung gagawin nila. Lagyan po nila ng angular sa gilid para yun po yung hahawak doon sa salamin na ilalagay. So, yung balak po namin ilagay na salamin dyan, yung makapal po para safety na rin po para sa mga bata, hindi po siya madaling mabasag. So, yun guys, kontrata po talaga ang kinuha nyo, talagang mabilis po yung gawa nila guys. Expect nyo po. Talagang napakabilis po guys. Okay din po siguro yung arawan, lalo na po kung makukuha yung mga panday, masipag naman po talagang gumawa, saka hindi nagpapatama. Ayos, pero ayos din po yung contract, kung kontrata rin po ang kukuhain nyo, kasi sila po kasi hawak po nila yung oras nila, talagang minsan nag-overtime po sila, yung pasok nila, depende rin po sa kanila, pero mabilis po silang gumawa, pulido po. So ayan po. Day 3 pa lang po yata yan, napaka bilis nila. Marami na po kagad silang natapos. Natanggal na rin po yung tubular dun sa gilid, yung mga nakta yung tubular. Balak po kasi namin yon ipahalang na lang po para mas maganda. At ayan na nga guys, natapos na po nila yung frame dyan sa second floor. Ayos naman po. Ganda naman po yung pagkakagawa nila base dun sa request namin, sa mga detalyeng binigay namin, nasunod naman po nila. Yan na po, nilagyan na rin po ng primer saka masilya, pinipintahan na lang po. Yan po, bali yan po yung magiging itsura nya. Kulang na lang po dyan yung salamin na lang guys. Bali sa susunod na video ko po guys, pakipollow na lang po yung channel ko, pakisubscribe na lang po para po makita nyo po pag nilagyan na po siya ng salamin. Bali, ayan na po yung finished product. Nabago na rin po yung tubular na nakatayo dun sa side. Bali, ang plano po kasi namin dyan, yung pinakadulong mga tubular po na nakatayong yon. Bali, yung side pong yon, yung naka-eskwala po. Bali, salamin po siya. Full glass po siya. Kasabay po ng mga railings. Glass din po siya. Bali, yun po yung plano namin, isusunod namin mag-asawa. Pag natapos na po yung mga railings, yun naman po. Bali, ayun guys, sa baba na po sila, tapos na sila sa second floor, yung sa baba naman po yung ginagawa nila. Yan po. Sinimula na po agad, dila agad yan. Yan po. So, pares din po siya ng design dun sa rooftop. At yun, agad nga po, natapos kagad nila yan. Minasinlihan na po nila yan, tapos pinintahan na po kagad nila. Ayan po guys. So pagkatapos po nyan guys, ang isusunod naman po kagad nila yung pinto po nung master's bedroom. So yun po yung susunod nila na gagawin. So baka sa next video ko na lang po ipakita yon, kasi medyo mahaba na rin po yung video ko. So guys, pakipollow na lang po yung channel ko guys para updated po kayo sa susunod na video, sa update dito sa bahay na kinagagawa namin mag-asawa. So yan guys, yung tubular po, na i-side na rin po siya, na ipihit na rin po siya. At ayan na nga guys, natapos na po nila yung railing sa taas. Bali ang total po na babayaran namin sa kontrata o sa contractor na gumawa niyan, bali
18,000 po ang kontrata nila, kasama po rin yung pinto ng yung railings dun sa pinto ng master's bedroom. Bali sa next video ko na lang po yun, medyo mahaba na po kasi. Bali 18,000 po yung sa pangalawang contractor na binayaran namin. Tapos yung pong sa harap na railings na yan, makikita nyo po, bukod po yung contractor na gumawa niyan, bali 6,000 po yung binayad namin doon, kasama po yung mga tubular dun sa gilid na nakatayo, yung marami po dun sa may hagdan. 6,000 po yun. Bali all in all po, nasa 24,000 po lahat yung naging gastos po namin dyan sa railings na yan. So ayos naman po, sulit naman po siya. So guys, follow nyo na lang po yung channel ko para sa susunod po na video, yung paglalagay po ng mga salamin, makita nyo rin po siya at makakuha po kayo ng mga idea kung magkanong magpagawa ng railings para sa inyong bahay. So guys, kung may katanungan po kayo, mag-comment lang po kayo sa baba at pipilitin ko pong masagot yung mga katanungan nyo. Para po makatulong din po ako sa inyo kung gusto nyo pong magpagawa ng bahay o ng railings. Kung ano po yung natutunan ko sa pagpapagawa ng bahay, natutunan namin mag-asawa, mga tips. Tanong lang po kayo at pilitin ko pong masagot. At so ayun guys, hanggang dito na lang po uli yung video natin. Yung sa susunod na video po natin, pag-usapan naman po natin yung tungkol po sa glass po, yung pagkakabit po ng glass railings, yung pagkakabit po ng railings dun sa pinto ng master's bedroom. So guys, please subscribe my channel para updated po kayo sa mga susunod na video yung pag-uusapan natin. At yun lang po, salamat po and God bless.